araw mga bata. Okay, ako ang inyong magiging guro ngayong umaga na to. Pasensya na nung nakaraang linggo kasi medyo nagkaroon ng problema sa video. Malabo, kaya hindi ako nasiyahan. Kaya ang sabi ko kay Teacher Melky, siya muna yung pansamantalang guro. Pero ngayon, eto nandito ako upang magturo sa inyo ng ating Sunday School at ng salita ng Diyos. Pero bago yun, syempre, gaya lagi ng ginagawa natin sa Sunday School, tayo muna ay nalalangin. Okay, kung paano yung turo ni teacher pag-pray? Ipo ang ulo, ikitang mata, tiklop ang mga palad. Tayo ay manalangin. Ang banal, maraming salamat po Lord sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po. Malulusog ang aming buong pamilya, malayo po sa sakit, at wala pong virus ng COVID-19. Panginoon, salamat po na patuloy niyo po kaming iniingatan, ang aming buong pamilya, ang aming bansa, ang aming mga leaders. Maraming salamat po. Pakigabayan niyo po kami sa aming pag-aaral sa umagang ito. Bigyan niyo po kami ng karunungang nagmumula sa inyo. Pangalan na Yesus, ito po ang aming dalangin. Amen. O sige. Ano yung gusto niyong awitin? Ginupit nyo na ba? Okay, may idea na ba kayo kung bakit ako nagpagawa ng pyramid? Okay, dahil ang kwento natin ay galing sa lugar na ito kung saan matatagpuan ang pyramid. Handa na bang makinig? Okay, tingnan ko muna yung mga nakaupo ng maayos. Ayan. Nakaupo na ba ng maayos? Wala mo na magkakalapitan, wala mo na magdadaldalan. Si Teacher Do muna ang magsasalita para sa umagang ito para magkaunawaan tayo. Handa na ba? Okay. Kaya ako pinagawa ng pyramid, ang ating kwento ay galing sa bansang Egypt. Egypto in English. At ang kwento natin ay matatagpuan sa Exodus 2, chapter 2, verses 1 to 10. Okay, nandun yung kwento. Sino kaya pa familiar sa kwento na yun? Okay. And, sino kaya sa inyo ang nakakita na ng ilog? Yan. Tapos ngayon kami nakakita na ng ilog. Ako, lagi ako naliligo sa ilog. Kasi yung bahay namin sa Wawa, malapit sa ilog. Lagi naglalangoy si Teacher Do. Ayan, kaya ang itim-itim ni Teacher Do, parang ita. Ayan.
Okay, dahil din meron tayong ilog sa kwento. Okay. Isang araw, yan, nandito kini. Okay. Nag-utos ang hari na lahat ng panganay ay papatayin niya, panganay na lalaki. So, merong mag-asawa doon sa bansang iyon, sa Ehipto, na meron ding anak na lalaki. Tatlong buwan yung tinatago, natatakot siya, naku, Lord, tulungan mo po kami, kailangan di makita yung anak ko. O, kasi papatayin siya. Yan. Naisip ng nanay, sabi niya, tiyak kasi, pinapasok kasi yung bahay nila eh, oy, nasaan yung anak ng lalaki dyan, papatayin ko, ganyan, kukundin, dadamputin, pinapapatay. So, ang ginawa ng nanay niya, nag-isip at nanalangin. Sabi na po, kailangan maitago ko yung anak ko. Kailangan maitago ko siya. Naisip niya, gumawa ng isang basket. Sinakita dito ng basket. Yan, namamaling kay mga mami ng mga basket. Gumawa siya, yung nag-gagin siya, gumawa niya. Ito ko ilalagay yung anak ko, gagawa ako ng basket. Doon niya nilagay ang isang batang lalaki. Okay. Inutusan niya yung anak niyang babae. May isa pa siyang anak eh. Babae. So, yung batang 3 months old, yung 3 buwan, nilagay niya sa basket. Tapos sabi nila, samahan mo ko anak. Sabi niya sa anak niyang babae, ilalagay natin siya sa ilog Nilo. Ayan. So, pangalan ng ilog, kagaya nabanggit ko kanina, may ilog tayong mababanggit, diba? So, nilagay nila yung bata sa basket at dinala sa ilog. Tapos sila sa ilog. Ayan. At tuong ay iniwan ng nanay yung basket na may bata. Batang lalaki, sanggol, baby. Pag sinabing sanggol, yung baby. So, pinaanod niya. Pinaanod. Sabi ng nanay sa anak niyang babaeng mas matanda, sabi niya, tingnan mo ha, bantayan mo kung sino makakakuha sa kapatid mo na nasa basket. So, nung naanod niya, may naliligo. Prinsesa! Naliligo na yung prinsesa. Nakita niya, may natanong niya, parang may basket doon. At parang may laman. Sabi niya. Natusan niya yung ano niya. Kasi prinsesa eh. Meron siyang mga alagad, no? Meron siyang tagabantay doon habang naliligo siya. Sabi niya sa isang ano niya. Parang yaya. Nga gana. Alam niya yung yaya. Oh, yaya! Pakitingnan mo nga yung basket doon. Kung ano yung laman. Kinuha. Inilapit sa prinsesa. At nakita nga, pag alis niya ng takip, isang batang or sanggol, isang baby na ang gwapo-gwapo. No? Why? Sabi niya, may baby sa loob. Umiiyak. Umiiyak siya. Kawawa naman. So, kinuha ng prinsesa at inuwi niya sa kanilang kaharian. Di ba, pag prinsesa, meron siyang kaharian, no? Magandang bahay, no? Palasyo, yan, inuwi niya doon. At doon, makita ng bata, ng kapatid ng baby na nasa basket, lumapit siya sa prinsesa. Sabi niya, matalino siya eh, yung batang babae. Sabi niya, gusto niyo po, maghanap po ako ng mag-aalaga po sa baby niyo. Sabi niya, sige, hanap mo ko. Tapos ipakilala mo sa akin. Yan. Nagtatakbo yung batang kung babae, yung kapatid ng sanggol na nasa basket. Siya, alam niyo ba ang naisip niya? Ang nanay niya, pinuntahin nila yung nanay nila. Sabi niya, mama, nanay, sabi ko po, maghahanap ng taga-alaga yung prinsesa. At sabi ko po, maghahanap po ko at dadalhin ko doon. Kaya po, kayo po ay magpapanggap na yaya ng baby. Mag-a-apply po kayo ng trabaho sa kanya. Magkakaroon pa ng work ng nanay niya. Di ba ang talino niya?
okay, pumunta na siya. Pumunta silang dalawa doon sa prinsesa. Sabi niya, prinsesa, ito po yung sinasabi ko pong mag-aalaga sa baby niyo. Ah, siya ba? O sige, sabi ng mga prinsesa. Alagaan mo mabuti itong bata, ah. At dahil, sabi niya, sa ilog siya, hakuha, ang ipapangalan ko sa kanya ay Moises. Ayan. Yung pala ang story ni Moises. Tapos nung medyo lumalaki na si Moises, bumalik siya doon sa lugar nila. Nalaman niya yung pinanggalingan niya. At tinignan niya na kung gaano kahirap yung nararanasan ng mga kababayan niya. At mula nga noon, ay naging maganda ang kalagayan ni Moises. At lahat yun ay dahil sa panalangin ng kanyang nanay at ang kalooban ng Diyos sa buhay ni Moises. Tayo rin, bilang bata, meron ding magandang plano sa atin ng Panginoon. Ang dapat ang natin gawin, laging manalangin. Lagi din ipanalangin, lalo ng mga parents natin, mommy, daddy, papa, na, papa, mama, kung ano man ang tawag, yung nanay, tatay, mga titos, lola, lola, na lagi natin silang ipapanalangin, lalo na nag-work sila sa labas, na ingatan sila ng Panginoon. So, napakabuti ng Diyos sa buhay ni Moises, kaya din nang gawin ng Diyos sa buhay mo bilang bata, kayo na bilang bata, no? Napakabuti ng Panginoon na iningatan siya hanggang siya ay lumaki. At siya nga ang naghari, di ba? Sa mga Israelita noon, nung naglakbay, naging ano pa siya, naging leader. Kaya hindi natin alam yung plano ng Diyos sa atin, no? Lagi lang tayo ang sikreto ay lagi tayong mag-pray kay Lord, humingi ng gabay niya para mapagputi ang ating kalagayan. Oh, nagustuhan niyo ba yung kwento natin? Okay. Ngayon naman, pag-aralan natin yung memory verse na akmang-akma sa ating kwento. Okay, ngayon naman, ang ating memory verse sa linggo na ito, sa araw na ito, ay matatagpuan sa, magpatulong na kay mami at daddy, kay papa and mama, kay nanay, tatay, kay lolo, lola, kay ate, kuya, sino kasama nyo, na kunin ang Bible. Ayan, at basahin natin ang ating memory verse sa Jeremiah 29:11. Ayan, nakakaalam yan, napakagandang verse at pangako ng ating Lord sa atin. Handa na? Nakita na yung Bible? Okay, sabay-sabay tayo. Jeremiah. Kayo nga. Jeremiah 29:11. Okay, ako lamang ang nakakaalam ng panukala sa inyo para sa ikabubuti nyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Sige, dahan-dahan natin. Jeremiah 29:11. Ako lamang ang nakakaalam ng panukala sa inyo para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Saan muli matatagpuan? Jeremiah 29:11. So, yun lang muna ngayon. O sige, yung memory verse na yan, nire-recite natin sa isang linggo bago tayo mag-start. May token si teacher. Kaya lang, sa December pa. Yung best in attendance, laging umaattend ng Sunday school. Best in memory verse. Yan, yung mga pinadrawing ko sa inyo, pinagawa ko sa inyo, kagaya ng pyramid na yan. Meron tayo yan, best in art, di ba? Bibigyan ng award ni teacher. No? Kaya alam ba, December pa. Ay, malapit na, di ba? Bilis ng araw. June, July, August, mag-beber na, December na. Yan. O, laging umatay na Sunday school, no? Kasi napakaganda ng pangako ng Panginoon at sarap mag-aral ng salita niya. Kagaya ng pangako niya, na siya lang nakakaalam daw ng buhay natin. At para bigyan tayo ng magandang kinapukasan o hinaharap. Lagi lang tayong
mag-pray at maniwala kay Jesus. Pray natin lagi yung mga parents natin, titos, titas, lolos, mga lolas, mga kasama sa bahay, lahat ng member ng family, pati nga dapat yung mga leaders ng church, leaders ng bansa natin, pag-pray natin, sasama tayo kay Lamamit dati sa panalangin. Okay, yan na muna ngayon. See you next week, same time. Yeah. God bless, ingat. Ingat tayong lahat. God bless you all. Bye-bye, Michelle. Bye-bye.